Good day, everyone. Welcome to our radio program where we talk about the ups and downs of life in the late 20s. This is the time when we start to figure out who we are, what we want to do, and where we want to go. It's a time of self-discovery, growth, and exploration. We'll be discussing topics such as career, relationships, health, and more. So sit back and relax and join us as we navigate through this exciting and challenging phase of life. For today's episode of Second Quarter, we invited a special guest to talk about her experiences that many of us in our late 20s surely can relate. So Jack is a licensed salesperson of the managing director of Vistaland International Marketing Incorporation. She graduated from ISET College this Marinas campus, earning a degree in computer technology. During her college years, she served as a student assistant and won different declamation contests inside and outside the campus. She had a roller coaster ride in her career as she shifted in different industries, from semiconductor industry to BPO. Now she's doing real estate full-time, partnering with the Vistaland International Marketing Incorporation Philippines and Shanghai Freevee, an investment firm in Shanghai, China. Without further ado, hello, Jack. How are you? Hi, Dave. I'm great. How are you? I'm doing good too. So here is our first question. Wala nang paligoy-ligoy, diretsahan na. Oh my God. First question. What are some of the biggest mistakes you've made and what did you learn from them? I think the biggest mistakes that I've ever made is I wasn't able to prioritize myself before and I didn't know how to set boundaries. And I think because of my experience, I had to learn it the hard way. I gained a lot of lessons from that experience, even though it's kind of bad or miserable experiences. I'm very thankful for that because it really gave me a lot of learnings, just like on how to love myself, how to prioritize myself, and how to set boundaries, because I was like a people pleaser somehow before, to where I don't know how to say no and I don't know how to set boundaries. So that's, I think, the biggest mistake before is that, yeah, I didn't prioritize myself and I didn't set boundaries. So dun sa nasabi mo na parang you are a type of a people pleaser before? Yes. From that experience, so masasabi mo ba na meron kang mga friends noon na hindi mo na kaibigan ngayon? Oh yeah, a lot. Because dati parang kahit sino kakaibiganin ko. Alam mo 'yon, yung parang lahat fini-friend ko kasi parang akala ko cool pag ganon, and akala ko masaya kapag madami kang friends and mabait ka pag madami kang friends, ganon. So usually dun din sa mga friends na yon, dun ako yung parang minsan kahit ayoko talaga is gagawin ko pa rin or mag-i-yes ako parang sa mga friends na yon. Ng peer pressure, parang ganon. Oo, nagkakaroon ng peer pressure. Minsan mapapayas ka lang or dahil nakikisama ka, pero kahit ayaw mo talaga yung gagawin nila or pinapagawa nila sa'yo. Ganon. So parang people pleaser ako. So are you saying na from having a big circle of friends before, lumiit ba yung circle of friends mo? Yes, and I think I made a choice to really make it smaller now. Very picky na ako when it comes to friends. Hindi na
ko yung basta nakita ko lang, nakilala ko, or nakausap ko friends na. Kasi parang ganun yung thinking ko dati, na basta nakausap ko, nakasundo ko, nakapalagayan ko ng loob is friends na. Ngayon kasi parang I treat them as acquaintances na lang, hindi na friends. Pero sa friends, actually, personally, ayoko na talagang magdagdag. Kasi yung mga friends, parang somehow, kailangan mo rin silang bigyan ng time. And I don't have a lot of time. And ayun nga, very picky na ako. Kasi hindi lahat ng tao is may magandang intention sa'yo. Minsan, may mabe-benefit lang sila from you. Kaya rin sila nakikipagkaibigan sa'yo. Alam mo, maganda yung sinabi mo, no? Parang maraming makaka-relate dito, lalo na yung mga listeners natin, na akala kasi natin, the more the merrier when it comes to friendships, di ba? Parang mas marami, mas masaya, mas marami kang kaibigan, mas cool ka. Pero yun nga, di ba? Parang nafe-feel mo rin ba yung parang nade-drain ka din? Parang mabilis ma-drain yung energy mo. Yes, totoo. At lalo-lalo na kapag hindi kayo match ng energy or minsan ng morals and values ng mga friends na, ayun, katulad nga ng sabi ko, yung parang lahat kasi dati sa akin is basta nakausap ko or okay kami, parang akala ko friends ko na yon. Minsan kahit hindi kami parehas ng values and morals nga, akala ko friends kami. And nakaka-drain ng energy minsan kapag parang nakikibagay ka lang, yung hindi mo, yung parang labag siya sa loob mo pero gagawin mo to just to please other people. So nakaka-drain din siya ng energy. And yung minsan na disagree ka dun sa mga perspective nila, kaso syempre ayaw mo sila makaaway or ano, so minsan nakaka-drain din siya ng energy pag hindi kayo parehas. I mean, we all have differences, pero minsan kasi may ano talaga eh, yung parang magkaiba talaga as in kayo ng morals and values. So ngayon sa ano, somewhat yung mga friends ko is talagang halos kaparehas ko ng mindset, kaparehas ko ng ano, morals and values. Parang ganun. Parang mas mature din. Oo, mas mga mature din. And yung ano, kasi dati, sa totoo lang ha, marami akong friends dati na pag-uusapan yung buhay ng ibang tao. Kahit ako, honestly, ako rin. Parang ganun ako dati. Sobrang judgmental ko. I-judge namin kung sino-sino. So ngayon, ano, natutuwa naman ako kasi yung mga friends ko is hindi ganun. And mas focus na kami sa mga parang sarili namin, sa mga self-development namin, sa mga future plans namin, and sa career namin, hindi na sa buhay ng ibang tao or yung sa pang-judge ng ibang tao. Parang as the saying goes nga, di ba, na tell me who your friends are and I will tell you who you are. Parang... Honestly, hindi ako naniniwala sa ganyan dati. Mm-hmm. Pero ngayon, naniniwala na ako actually. Parang kasi kung sino at kung ano yung environment na nandun ka, yun yung ma-adapt mo din eh. So, kung ano yung values nila, somehow, yun din yung nagiging values mo, di ba? Kasi, everyday sila yung nakakasama mo. For example, mga workmates mo yan or mga work friends. Parang, di ba? Everyday mo silang makakasama. Yes. So, kung ano yung ugaling meron sila, ma-adapt at ma-adapt mo yun. Tama, tama. And actually, I had this one workmate before from my previous job. I will not mention the name na. But she asked me, why you're so talkative with this circle of friends? But why when you're with us, you're just so quiet? And dun ko na ano, nalaman na yung energy ko pala is, ano siya? Parang nagmi-mirror siya kung paano yung binibigay sa akin energy ng friends ko. Parang ganon. So minsan, tahimik ako dito sa group na to. Ibig sabihin, parang hindi ko feel na yung energy doon. Parang hindi yun yung wish mo talaga. Parang hindi talaga, oo. Parang hindi yun yung people ko. People ko. Tama. Oo. Ganyan talaga eh. Oo nga. So going further...
Ito na yung next question natin. Second question. Parang, sige. What are some of the biggest challenges you faced in your life? Parang yun nga, yung pagta-transition mo from being dependent to your family and ngayon na you are living independently. Oh, okay. So that I had to learn this the hard way. Like what I said from earlier, that I didn't know how to set boundaries. I didn't know how to prioritize myself. This was the very challenging part of my life. Kasi initially talaga, pagka-graduate ko pa lang ng college, talagang naghanap na ako ng work agad. Tapos, kasi ako, panganay, so ang iniisip ko talaga is makatulong ako sa family ko and with our culture naman talaga. Oo. Tsaka yung sa culture nga natin, na kapag ka-graduate ka, dapat tutulungan mo yung family mo. So, ganun yung mindset ko dati na gusto ko na talaga makapag-work. So, yun naman, nag-work ako and then ako yung nagbabayad lahat ng bills. And dun nga, sa pagpa-prioritize sa self, masasabi ko na hindi ko talaga pin-prioritize yung self ko. And I remember, I'm single, I'm working, but I wasn't even able to buy my own underwears. Parang yung underwears ko, kumbaga sa brief is bacon na siya, tapos yung iba is may butas pa, tapos mga 5 to 7 pieces lang. And then kapag ka manghihingi yung mga kapatid ko ng kunwari, ate, kailangan ko ng shoes. Ate, kailangan ko ng ganito. So parang yun, mas madali kong maibigay. Hindi ko alam kung bakit din ako ganun dati na parang selfless. Kasi parang parang yun yung priority ko, yung hihingi nila or So ayun, hindi ko talaga parang na-prioritize yung self ko noon. And then nagbabayad ako ng bills. So syempre yung bills variables din yan, nataas, nababa, 'di ba? Pero laging pataas, usually pataas yung mga bills. Tapos yun nga, nahirapan ako na makapag-ipon talaga para sa self ko. Tapos until may mga situations na sobrang hirap. Ito yung mga challenging talaga. Actually, hindi ako naniniwala nga sa depression din before. Pero nung nagkasabay-sabay yung mga problems ko, dun nag-start yung depression ko. Kasi yung family ko, hindi nila alam na one time nawalan ako ng work and may business dapat ako, kaso hindi ko na siya pwedeng ituloy kasi nagbubuhat yun. And na-diagnose ako nung sa thyroid, bawal ako magbuhat talaga. So, I had to stop my business and then in-stop. Yung work ko naman is, parang may expectation dapat ako na mapupunta ako sa gantong company. Kaso, parang may delays siya. So, hindi siya natuloy. Pumasok ako as telemarketer sa isang firm na nag-aasikaso ng documentations para sa mga bank loans, pero commission-based siya. So, na-survive ko yung ilang months na nagbabayad ako ng bills, pero wala talaga akong kinikita. And then, hindi alam yun ng family ko until, meron din kasi akong hinahawakang mga funds. And, ayun nga, may mga, dati nagsusupplier ako na nawalan ako one time ng pera. Malaking pera siya. At ang masama pa nun is hindi siya sa akin. Nawalan ako sa Quiapo, Manila. As in, wala talaga na, as in na, nadukot yung wallet ko that time. And yung pera na yun is pambili dapat siya nung mga tents na sinusupply ko dun sa isang reseller ko. Pambayad talaga yun. Kumbaga, hindi ko siya sariling pera. And then, merong mga umutang. Merong umutang ng 50K and lumipad na ng Dubai. Or parang sa Middle East yun eh. Pinang placement fee niya. Tapos, yun nga, nagbabayad ako ng mga bills namin. And hindi alam ng family ko. Ang ginagawa ko is nangungutang ako. Tapos, parang ibabayad ko rin ng utang hanggang sa
alam mo yun, nag-cycle siya. Para and akala ko kasi pagbayad ng utang, kakaulit pagbayad ng utang, ganun na lang. Oo, ganun. Is kaso, syempre wala kang income talaga, mababaon ka talaga. And then may interest pa. Naaalala ko, meron akong isang utang na 30,000 lang siya, umabot siya ng 80,000 dahil lang sa tubo. Oh, so parang, yes. And umabot ng halos almost 1M na siguro yung naging utang ko. So sobrang nakaka-depress pag ganun talaga. And hindi alam ng family ko yon, kasi parang ako yung tipo ng tao din na hindi ako magsasabi. Kunwari ngayon, kunwari lang ngayon na wala talaga akong pangkain or something. Hindi ko siya sasabihin sa'yo kasi medyo may pride ako. Parang maano din eh, mataas yung ego ko. Parang iniisip ko, kaya ko to. Parang hindi ko kailangan ng ano. Siguro kasi, sabi rin kasi ng psychologist ko, kapag ka ganun ka daw na tao, is parang may ano rin yun sa, may connection siya sa childhood mo. And nung childhood ko kasi, sobrang independent ko din. Hindi ako magsasabi. Kasi parang feeling ko papagalitan lang ako. So, hindi ko, ba't ko pa sasabihin? Ba't pa ako magre-release ng emotions? So, ayun. Nung time na yun, hindi ko talaga na-prioritize yung self ko hanggang sa na-depress ako. Naging suicidal ako. I attempted suicide for 2 times. Yeah, 2 times. Una, yung pinoison ko yung self ko ng ano, rat poison. Hindi siya nag-work. So, na-hospital lang ako and nagsuka. Tapos yun, sumakit yung tiyan. And yung second attempt, natalon sana ako sa barko. Kaya lang, at that time, kasi mga 2 a.m, usually wala dong tao sa taas. Kasi nga 2 a.m, 3 a.m, tulog yung mga pasahero. Pero at that moment, sobrang daming tao, hindi ko alam kung bakit. Eh ako naman, parang hindi, parang iniisip ko pa rin somehow, kapag tumalon ako dyan, may nakakita sa akin, tapos tumalon siya, tapos siya pa yung mamatay. Alam mo yun, parang hindi kakayanin ng konsensya ko. So hindi ko siya natuloy. And then hanggang sa, ayun na nga, madami talaga sobrang sitwasyon na nakapagpa-depress sa akin, sabay-sabay sila. So, ang bigat-bigat talaga. Sobrang bigat. And ayun, dun iniisip na ang family ko, baka nagda-drugs ako, baka nagsusugal ako. Ang dami na nilang iniisip kasi hindi talaga nila alam yung real situations ko. And ayun din, kasalanan ko kasi hindi ako upfront. Kasi feeling ko kaya ko. Akala ko din talaga is makakayanan ko kasi parang sa haba-haba rin ng taon, just, halos strong talaga yung personality mo. Oo, napaka-strong ng personality ko tingin ko dati. Kasi, I mean, hindi mo ako mapapaiyak agad-agad. Parang ang minsan may movie tapos iiyak na yung ibang kasama ko or kaibigan ko or family. Tapos ako parang hindi ako maiiyak doon. Parang hindi ko sila naintindihan. Yun pala, hindi ako maka-empathize pa. Parang kulang ako sa empathy before depression. Tapos yung mga taong nade-depress kasi diba nagpapakamatay. Parang may season noon sa amin, sa province namin, na ang daming nagpakamatay. Pero ako, napaka-insensitive ko. Ang sabi ko, nako, kaartehan lang nila yan. Ano lang yan? Parang sa utak lang nila yan. Sila lang din yung nag-iisip niyan. Parang ano, parang gano'n na sobrang insensitive. Kasi syempre, hindi ka makarelate. Yun pala, parang I was so blessed na hindi ako makarelate that time kasi sobrang hirap ng depression. As in, nung na-depress ako, nung una, hindi ko rin alam na depression siya. Kasi sobrang ano ko eh, active kong tao. Hindi mo ako mapapatambay or mapapatulog lang ng buong araw sa bahay. Hindi mo ako mapapastay dyan ng buong araw. Talagang it's either nasa work ako, or nasa friends ako, nasa hiking ako, or nasa divisoria ako. Parang hindi mo ako mapapagstay talaga ng ganun katagal sa loob ng bahay. Kaya ano, yun, nung na-depress ako, yun yung mga symptoms talaga. Yung talagang hindi mo ma-push na umalis ng higaan din yung sarili mo. Pero, ayun nga, getting back to your question, ayun yung ano, mga parang naging challenges ko para matutunan ko kung paano rin i-prioritize yung
sarili ko. Kasi nung time na yon, ayun nga, hindi ko na kaya, pinipilit ko pa, hindi ko sinabi sa kanila. Pero kung in the first place pa lang siguro, sinabi ko na yung ganong problem ko, hindi na siguro ako aabot sa ganon na madedepress ako. And maiintindihan nila naman siguro. And at the same time, siguro i-help na rin yun nila yung sarili nila na ayun nga, parang tulungan din ako na hindi lang yung sa akin iaasa yung mga yon. So, though yung lola ko lang, sorry for interrupting you. Pero may question kasi ako regarding dun sa una mong story. Paano mo na-overcome yung financial crisis? I mean, yung mga scams or yung mga utangan na na-mention mo. Paano mo na-settle yun? Oh, it was not so easy. Ngayon, medyo, ano na, meron pa rin, pero sobrang kokonti na lang. And yung mga yun is talagang yung mga friends na lang na hindi na nagtutubo, ganyan. Yung mga, ano, mga friends ko talaga na naintindihan naman nila yung situation. Pero, ano na, actually, soon, maano ko na, masasettle ko na rin lahat. And siguro mga nasa 100 na lang siya. So from almost 1 million, no, down to almost 100K. So sobrang tagal and sobrang hirap. Ang hirap niyang malampasan din. Ayun nga, hindi naman kasi lahat ng bagay is instant. And dun ko rin na realize na si Lord minsan ipaparanas niya muna sa iyo yung hirap, ipaparanas niya muna sa iyo yung mga struggles na yan, hindi dahil gusto kanyang pahirapan talaga, kundi para mas parang mas mapahalagahan mo. Kung ano yung meron ka ngayon. Oo. Mas ma-appreciate mo yung mga bagay-bagay. Kasi ngayon, ayun, actually waiting na lang din ako ng commission ko. Pero once na ma-release na lahat ng commissions ko, ayun, settled na lahat. Pero ayun, natutuwa ako kasi nakakaiyak minsan na hindi ko in-expect na dadating yung gantong point sa buhay ko na mabibili ko na yung gusto ko. You should celebrate that. Parang isa yan sa mga success stories mo, di ba? From lowest of... yung sa pinakamababang punto ng buhay mo, di ba? Nagawa mong bumangon. Yeah. And ito, unti-unti na nga. And eventually, sana matapos na, is mababayaran mo na lahat, di ba? Oo. And ayun nga, hindi rin siya naging madali kasi sobrang, kumbaga yung sa mga utang na nangyari, ang dami pa sobra, kumbaga ano pa lang yun parang 1/4 pa lang yun ng mga nangyari kasi sobrang dami rin nangyaring struggles and mga maling decision ko rin sa buhay. Tapos, ilang years yun and ayun nga, nag-take din ako ng mga risk. Ang dami ko ring risk na tinake talaga. At hindi ko inakala na dadating din ako sa ganitong point ko ng buhay ko na alam mo yun, ma-overcome ko yun and mas ano na ako ngayon. Mas excited na ako mabuhay ngayon kaysa dati na parang sa totoo lang, excited na ako mamatay dati kasi parang wala nang sense yung life ko. And ayun nga, gaya ng sinabi ko, madaming nagdaan. So, nagkaroon ako ng Dutch na boyfriend. And iba yung culture nila. So, medyo hindi ko sa ulo. I experienced physical abuse, emotional abuse, and mental abuse. Kahit verbal abuse. I experienced all of that. And then, noong time na yon, ayun, aksidente kami, nagka-brain injury ako, nagka-miscarriage ako, and nagka-anxiety attack ako na I wasn't aware because I wasn't fully aware of the effects of depression pa. Hindi talaga ako aware sa ganun. So, nung nakapag-psychologist and nakapag-consult na ako sa psychologist at sa psychiatrist, dun lang ako nagkaroon talaga ng
parang full awareness sa nangyayari sa akin. And ano, it was not easy, no? Kasi yung depression kasi ano, yung mga bagay na yun. Sa ilang taon? So it started last 2018. I think I was 21 years old, I think. Grabe yung ano, no? Yung mga series of unfortunate events na naranasan mo at that very young age, 21? Yes, 21. Pero actually, thankful din ako. I mean, syempre, nung mga nangyayari, yung mga nangyayari na yon, ang hirap eh, ang sakit, ang lungkot, gusto ko na mamatay, ano, ganyan. Gusto mong sabihin, thankful ka ngayon kasi na-survive mo yon and you have so many stories to tell. Pero noong mga panahon yun, syempre, sino ba naman magiging thankful na ang dami mong problema sa buhay, di ba? Totoo, as in parang wala na akong pag-asa. And alam mo ba, yung second boyfriend ko, kasi second boyfriend ko na siya, may first boyfriend ako na long term kami, 5 years, so hindi... sa akin naman eh kung magpapabuntis ako or hindi. And honestly, yung second boyfriend na yon, parang sinadya ko na magpabuntis dahil gusto ko magkaroon ng sense of direction. Kasi parang ano, sabi kasi nila iba daw pag nanay ka na, ano na daw, parang mag-iiba yung ano mo, mag-iiba yung isip mo, mag-iiba yung perspective mo. Parang ang gagawin mo daw is aalagaan mo na yung sarili mo, kasi aalagaan mo yung sarili mo para sa anak mo. Parang hindi na lang sarili mo iniisip mo. So parang that time, gusto ko magkaroon lang talaga ng sense of direction. Kahit hindi pa ako ready financially, emotionally, mentally, lahat hindi ako ready nun. Pero gusto ko lang magkaroon ng sense of direction kasi parang patapon na yung life ko nun. As in, ayoko na mabuhay. Kasi yun nga, nangyari yung mga accidents, nagkaroon din ako ng miscarriage, na-operahan din ako, and yung anxiety attacks ko. Akala ko talaga, parang dun ko na-realize na, ay, hindi pa ako gustong ano, kunin ni Lord. Kasi, ano eh, nangyari tong mga to. And parang, naisip ko rin na sobrang dami ko nang pinagdaanan na mahirap since bata pa lang ako, kasi nagiwala yung parents ko at the very young age na mga 3 years old, nagiwalay na sila. So parang ano, sobrang hirap na lang buhay ko since bata pa lang. Hindi naman sobrang hirap nung bata. Actually, humirap lang talaga siya ng sobra is nung ano eh, nung nagkaroon ng depression, doon talaga yung parang I was at my lowest point of my life. Tapos, wala na akong kapag-asa. Tapos, nawawala na ako. So, yun nga, talking about mental health, what made you decide to consult professional, a psychiatrist, a psychologist? Oh, that one. Because that time that I had my, when I had my anxiety attack, there were 6 different doctors for heart, for my brain, for blood. I don't know if what it was called, but ayun, 6 na iba-ibang doctor na sa Lasal yung tumingin sa akin. Wala silang talagang makitang problema. As in, binlag test, tapos yung may mga ECG ba yun? ECG, and then, tapos yung sa brain. Tapos yung sa chan din, ganun. So, sobrang dami na nila. Nagtataka sila kung bakit wala silang makitang problema. Pero ako, ang sakit talaga ng chan ko na. Tapos nakakabasa rin ako naman nung mga symptoms ng depression. So nakakaano rin ako, syempre sa social media, marami na rin naman ngayon. Actually, ang swerte rin natin ngayon kasi nga meron na social media. Parang may mga ano ka na, may mga access ka na sa mga ganun. Parang magkakaroon ka na somehow ng knowledge, kanya ma-orient ka na about sa mga ganung bagay. So inaano ko, may pinapakinggan ako and ano, parang may symptoms talaga ako. And napansin ko rin kasi yun sa self ko na parang wala na akong buhay. Alam mo yung parang patay ka na, pero parang patay na yung kaluluwa mo or yung soul mo. Parang wala na, katawan mo na lang yung buhay. Ganun yung feeling ko. So parang doon ako na-push na,
ano ba to? Kasi parang hindi pa ako pinapatay ni Lord. Or alam mo yun, parang hindi ko patay. Kasi ang dami na nangyari, hindi pa ako patay. So ayusin ko na lang yung buhay ko. And syempre, nakakahiya rin sa akin that time. Nahiya ako mag-consult kasi syempre baka baliw or ano. Iba yung iisipin sa kanang ibang tao. Pero naisip ko. Oo, pero naisip ko kasi pagka hindi ko kasi inayos yung sarili ko, parang gusto ko kasi ano eh, sa dami ng paghihirap ko, iparanas ko rin sa self ko na ano, maging masaya. Diba? Parang iparanas ko sa self ko yung mga bagay na deserve ko. Ganon. So, ganon yung naging mindset ko na pinaprioritize ko na yung self ko. And ayun na nga, para kasing nag-a-isolate ako masyado. Kasi pag depressed ka, mag-a-isolate ka talaga din eh. So, those tapos, times na you are at your lowest, meron bang tao na parang pinakanilapitan mo? Or ano yung mga interventions na ginawa mo para ma-divert yung attention mo or parang hindi ka lalong malubog doon sa kinalalagyan mo? Actually, I'm very thankful with my friends or to my friends kasi ano, when I was at my lowest point, hindi na ako naniniwala sa sarili ko eh. Alam mo yon, yung wala na akong belief sa sarili ko, sobrang wala na akong pag-asa. Pero yung mga friends ko yung naniniwala sa akin, parang ano, they still believe in me when I already stopped believing in myself. Tapos sila yung nag-push sa akin talaga. So, I have this one friend. Actually, she's very aware of everything that went out. Ano ba? So, ayun, hindi ko na alam yung mag-English, naubusan na ako. Itagalog natin yan. Parang alam niya lahat ng nangyari sa buhay ko. Wala akong tinago sa kanya. Parang she's walking diary. Somehow, oo. Tapos ngayon, nung time na yon, siya yung nag-push sa akin talaga na kunin yung trabaho na gusto ko. Kasi pangarap ko naman talaga yung work na yan. Yung maging analyst technician sa analog devices, pangarap ko naman yon. And gusto ko nga mag-person ng chemical engineering pa sana. Kaya lang, ano, dati yon nung wala pa akong depression, sobrang inspired and motivated ako mag-work. So, nag-iiba rin talaga yung mga gusto natin sa life. Unang depression, yung pananaw mo sa buhay, from being a positive girl na parang napaka goal-oriented, ano yung mga changes na nangyari sa'yo? Sobrang dami. So ngayon kasi, dati hindi ako masyadong, ano, hindi ako masyadong affected sa sinasabi ng ibang tao. Kunwari merong manlalait sa akin, harapan, hindi ako maapektuhan, hindi ako iyak, tatawanan ko lang. Ganun yung personality ko, parang hindi ako masyadong emotional. Pero after depression, lagi akong iiyak kahit sobrang liit lang na bagay. Lagi akong mag-overthink. Lagi akong ina-anxiety. May time na pupunta ako sa work, tapos pupunta ako sa CR na matagal kasi iyak lang ako. Yung tipong hindi ako makikipag-usap sa mga ka-shift ko or ano. Tapos, sobrang dami talaga. Yung merong times na 3 araw ka sa higaan, hindi minsan magsisiklib ako kasi yun, hindi talaga ako okay. 3 araw akong sa higaan, hindi ako babangon dyan, hindi ako kakain. Kaya sobrang bagsak din yung katawan ko that time. So yun yung mga binago ng depression. Pero at the same time, maganda rin. Hindi ko sinasabi na maganda magkaroon ng depression. But I'm saying that there are good impact sa akin. Kasi dati hindi ako empathetic. Sobrang insensitive ko dati. Sobrang judgmental ko dati. So yung ngayon is nabago na yon. Hindi na ako yung basta-basta mang judge ng tao kasi wala ako sa sitwasyon nila. Kasi minsan, madaling sabihin na ay si ganito, ba't ganyan-ganyan. Pero pag ikaw na pala yung nasa sitwasyon na yon, mahirap. Hindi kaya ayun, parang medyo less judgmental na ako sa ibang tao.
And mas pinofocus ko yung sarili ko, mas pinofocus ko yung mga i-improve ko. Doon ako mas nagpo-focus na sa self-growth ko and self-development. So yun yung mga maganda rin na impact sa akin somehow ng depression, kasi mas pinokus ko na yung sarili ko, and ayun nga, mas inalagaan ko yung sarili ko, kasi ngayon very very essential na sa akin yung self-care. And kung minsan kapag may mga bagay na dati nagdudwell ako, like isang araw lang I was with my friends, and then they were talking about the incident sa North somewhere, Pampanga. Hindi ko sure kung saan, Pangasinan something. Okay, Nueva Ecija. So ayun. Ano gusto mong sabihin? So, nung time na yon, sinasabi nila sa akin na, "Uy, napanood mo na ba ganyan ganyan?" Sabi ko, "Ang alin?" Sabi nila, "Yung pinatay, ganyan ganyan." Tapos ako ngayon, sabi ko, "Ay, ayokong panoorin kasi it will consume me." Parang dati kasi ako yung machismis, ganyan. So, yung parang curious ka lagi. Pero ngayon, alam ko makaka-affect siya sa akin. Parang mababother ako. Selective ka na, gano'n. Selective in a good way naman. Oo. So, ang sabi ko sa kanila, sige, sabihin mo na lang sa akin kung anong nangyari. Pero hindi ko papanoorin kasi alam ko makaka-affect siya sa akin. Mababother ako. Baka magka-anxiety pa ako. Fragile ka, diba? So, yung mga ganong stories or mga ganong pangyayari, nakaka-apekto talaga. Oo. So, hindi na ako masyado nagdudwell sa ibang bagay, lalo na pagka hindi ko control. So, yun din yung nagustuhan ko kasi masyado siyang time-consuming and energy-consuming din. And napoprocrastinate mo yung ibang bagay kapag ina-anxiety ka. So, ngayon parang pinipili ko na talaga yung mga bagay na paglalaanan ko ng oras ko and ng energy ko. So, yun din yung somehow good effect sa akin ng Hindi ko sabi maganda magkaroon ng depression, pero yun lang din yung mga learnings ko. Disclaimer lang po sa mga nakikinig ha, hindi niya sinasabi na magandang magkaroon ng problema sa mental health. Yes, dapat i-prioritize talaga natin. Ayun nga, dun ko naisip na kailangan i-prioritize yung self ko, na kailangan unahin ko muna yung sarili ko bago ako tumulong sa ibang tao. Kumbaga, dati kasi ayun, tutulong muna ako sa family bago yung self ko, pero ngayon self ko muna bago yung family ko, kasi at the end of parang ako lang din yung mag-isa walang tutulong sa akin pag hindi ako okay. So yun yung ko na kailangan ako muna bago yung iba. So, willing pa rin ako tumulong, pero may may boundaries na, hindi na katulad ng dati. Oo, parang gano'n. With reservation. So, ito na nga, parang syempre, may mga taong nakakaintindi, meron din namang hindi. So, paano mo na paliwanag sa kanila or naipaintindi sa kanila yung mga nararanasan mo or yung sitwasyon na kung nasaan ka? Just like what I said earlier, I was very insensitive, no, nung hindi pa ako nagkakaroon ng depression. So, ang iniisip ko is sa utak lang yan nila. So, parang naiintindihan ko rin somehow yung mga taong hindi nakakaintindi. Pero, just like what I said as well, they are very lucky that they couldn't comprehend about depression. Kasi it means hindi sila makarelate kasi hindi nangyayari sa kanila. So, pero meron din naman kasing mga ngayon na actually yung mga tao ngayon mas open na sila sa ganyan kahit hindi nila na-experience pa talaga. Kasi iba yung depression and iba rin yung sad ka lang or nalungkot ka lang. Alam mo yun, na-disappoint ka lang. Social media, na may misinterpret or nagagamit sa maling nagagamit sa maling paraan yung word na depression. Oo nga pero magkaiba yung sadness lang. Kasi yung depression talaga, ganito rin yung explain
explanation sa akin ng psychologist ko, meron daw tayong dalawang parts of brains. And yung dalawa na yun, isa yung maliit para sa emotions and yung isa para sa ano, parang full function ng ano, pang general function siya ng katawan natin. So ngayon, kapag masyado kang emotional or yun nga, nadadepress ka, yung isang parang sa emotion is nag-aano siya, parang nagsuswallen or namamaga siya. And then yung sa pang general function niya, yung malaking part is lumulubog siya. So talagang naaapektuhan yung ano mo, yung buong katawan mo, yung functionality mo. Oo, so ganun siya. Hindi lang siya yung tipong, ayun nga, nasad lang siya. And talagang, ano, minsan kasi parang aakalain ng iba is tamad lang to kasi depressed to. Ay, tamad lang to, tapos ginagawa lang excuse yung depression. Pero hindi talaga. Minsan, ano talaga, for us, minsan mahirap talagang i-push yung sarili mo. Yung ano mo kasi dito, yung kalaban mo rin dito is yung sarili mo, yung utak mo. So ako talaga, minsan may ganun pa rin ako. Though, ang ma-advise ko na lang talaga is mag-consult sila sa professional. Kasi kapag parang nag-self-medication lang sila, hindi nila malalaman yung ibang dapat nilang gawin. And hindi nila, kumbaga, malalaman kung paano ipaprocess ng maayos yung emotions nila. Kasi gaya nga ng normal lang talaga na tao, sabi ng psychologist ko, yung sadness, nandyan yan. Nandyan talaga siya. So kapag dumalaw siya, i-accommodate mo lang, and then, bigyan mo lang parang ng ano, one day. Tapos, dapat, hindi na siya magstay. Kaya lang sa depression, minsan, nag-i-stay na siya. Alam mo yun, so parang ang hirap mong mapalabas siya. So, ayun yung ano, nagbigay din sila ng parang ways, kaya maganda mag-consult talaga sa professional din kasi bibigyan ka nila ng mga advices din talaga and maiintindihan mo kung bakit nangyayari yung, naiisip mo yung mga bagay-bagay and hindi ka yung parang hindi mo ma-feel na baliw ka kasi iaano na naman nila sa'yo na, ayun nga, na may mga tao rin na, oo, kasi pag ikaw lang nakaka-experience nun, diba, parang nakakabaliw, tapos parang feeling mo baliw. Yung parang, usually kasi sa ating mga Pinoy, nag-ano tayo, self-medication eh, parang isa-search lang natin sa Google yung symptoms, and then, tayo na yung magde-decide kung ano yung sakit natin, kung ano yung lumabas doon, yun na yung sakit mo, pero no, diba? So, ito yung question ko para sa'yo. When or is there a right time to seek for professional help? I think if you feel that there are things that are not normal anymore. Kasi nga, like what I said, Dave, no? Before naman may sadness din ako eh, pero positive talaga akong tao. And napansin ko kasi talaga yung mga ano, yung mga symptoms na binaliwala ko lang talaga. Napansin ko na parang lagi akong pagod, laging wala akong energy, and lagi akong tulog, wala naman akong ginagawa buong araw, tapos nawala na yung energy ko na lumabas, eh nag-a-isolate na ako. Tingin ko pag may mga ganong time, yung hindi mo na rin maintindihan yung sarili mo kung bakit nga ba ganun na, huwag ka mag-stay sa ganun. Tingin ko kailangan mo na talaga doon pa lang sa stage na yon, kailangan mo na mag-consult agad kasi para hindi na lumala, kasi parang malalaman mo na kung paano yun ipaprocess. Kasi pag pinatagal mo siya and hindi mo siya naiintindihan and ayun nga, nagsa-self-medication ka, parang mas lalala pa, imbis na parang, kumbaga, diba, ano nga, prevention is better than cure. So, kung may mga times na hindi mo na maintindihan yung sarili mo, pwede ka naman mag-consult. Actually, ano naman sila eh. Meron naman kasi yung different levels, no? Parang meron silang survey din na ikakanda. Papagawa sa'yo. Yung questionnaires, kung gaano ka, ano yung depression mo. Oo, may assessment din naman. So, I suggest na
sa mga ganun pa lang na hindi mo na maintindihan yung sarili mo, ganyan, para maagapan na rin yung depression, mag-consult na agad. Parang ano lang yan eh, kumbaga nilagnat ka, eh kasi tayo normally, mag-ano lang tayo, magta-take lang tayo ng paracetamol or ano, kapag masama yung pakiramdam natin, hindi tayo talaga directly pupunta sa doktor, diba? Tapos yun pala, may dengue ka. So parang nagigets mo yung ano ko, yung point ko na at the very ano pa lang, beginning pa lang, kung alam mong somehow sa professional para nadadiagnose. Oo, iba yung nag-consult ka. And ano, maaagapan na hindi na lumala pa. So thank you so much, Jack, for your time. So to end this interview, ito yung huli kong tanong sa'yo, or ano yung message mo, or ano yung mga masasabi mo sa mga tao in their late 20s? Ano yung mapapayo mo sa kanila? So ang mapapayo ko lang is don't compare yourself to other people, and don't believe in social media, kasi hindi lahat ng nakikita natin totoo. Kasi I had few friends no na nagme-message sila sa akin, nakikita kasi nila na ayun nga, strong independent woman yung Peg. So hindi kasi nila nakita, hindi ko naman din pinapakita sa social media kung paano yung struggles ko talaga before. Hindi naman ako yung tipong nagpo-post kung kada anxiety attack ko no sa social media, pero nakikita nila yung time na masaya ko, pero hindi, kumbaga mas marami actually yung downtime ko eh. Oo, hindi nila alam. So minsan magko-compare sila na ako parang ano na. Meron akong isang friend na sabi niya sa akin, naiinggit ako sa'yo kasi sobrang independent mo, tapos ako ganito lang, parang walang direction, parang walang usad yung buhay ko. We have different timelines. Huwag tayong magmadali. And ayun nga, wala talaga kasing easy money eh. At saka sa easy money na yan, dyan din ako actually napahamak. So huwag tayong parang maghangad agad ng instant yaman, or yung parang one day millionaire tayo. Kasi lahat naman dumadaan sa hirap, and huwag natin siyang itetake na negatively. Parang itake natin siya as challenge na kaya ako nararanasan tong mga hirap na to kasi may magandang naghihintay sa akin na parang pinapa-appreciate lang ni Lord kasi pinaghirapan ko. Kasi minsan hindi natin ma-appreciate yung mga bagay na yun kung hindi natin pinaghirapan eh. Hindi natin siya pahahalagahan. So parang matatake for granted natin yun, yung mga ganong bagay na magaganda sa buhay natin. Kaya tayo nahihirapan sa ngayon. And huwag tayo mag-compare kasi minsan yung level 1 mo or yung level 10 ng ibang tao, kasi kumbaga nandun na siya sa success, tapos ikaw level 1 ka pa lang, eh kino-compare mo? So hindi mo naman kasi nakita rin eh behind the scenes kung ano ba yung struggles niya. Dumaan din sila sa ganyan, and minsan magugulat ka, mas mahirap pa pala yung pinagdaanan nila. Tapos ayun nga, kino-compare mo yung success na, and ito ka pa lang. So focus on your own path, and then prioritize yourself talaga no. Mag-rest ka kung kailangan mo ng rest, kasi essential talaga siya for me. For me, hindi ka makakapag-work na maayos kapag wala kang maayos na pahinga. Parang kung kunwari ako ngayon, kunwari puyat ako, no? Tapos pinilit ko mag-work, hindi ako productive. Napapansin ko rin yun. And ikaw rin, pansinin mo. Kung wala kang maayos na pahinga, pagod ka, and stress ka, mas lalo kung magagawa or wala kang matatapos. Pero pag may maayos ka na pahinga, nasa mood ka, mas motivated ka, mas inspired ka. And ayun, parang keep healthy, tama ba? Stay healthy. Oo, yung mga English ko nararumble na. Stay healthy, ganon. Alagaan nyo talaga yung sarili nyo, hindi lang mentally, kundi physically, no? Kasi ang daming
ang dami na ngayon ang bata-bata pa namamatay na dahil sa mga high blood or sa diabetes or sa kung ano-anong mga sakit kasi hindi sila healthy rin. Hindi na sila healthy mentally, hindi pa healthy physically. Dapat yan talagang dalawang yan. Ipa-prioritize nyo kasi magkaan talaga yan eh. Parang kung hindi ka healthy mentally rin, hindi ka rin magiging okay physically minsan. Parang namamanifest din ng body. So, ayun yung mga advice ko sa mga nasa late 20s nila na huwag tayo magko-compare ng sarili natin sa iba. Siguro minsan, ang i-compare na lang natin is yung past self natin. Kung kunwari, yung i-compare mo yung sa sarili mo dati na ay dati ganito. So, parang I need to be better. Parang kailangan kong mag-grow. Ganon. Parang focus ka dun sa ano mo, sa path mo. Focus ka dun sa self-development mo. Napakaganda ng mga sinabi mo, Jack, no? Parang wag mong i-compare yung sarili mo sa iba bagkos ikumpara mo yung sarili mo ngayon sa sarili mo dati. Doon mo makikita kung gaano nakalayo yung narating mo. Those are very wonderful words, Jack. Thank you so much for your time. You're welcome, Dave. Thank you so much for your time as well. I really like this interview actually kasi ayun nga, ang daming makaka-relate tingin ko. So, maraming salamat. Dito na nagtatapos ang ating panayam kay Jack. Thank you for tuning in to our radio program about life in the late 20s. We hope you enjoy listening to our discussions on various topics such as career, relationships, health, and more. Remember, life is a journey, and we are all in this together. If you have any questions or suggestions for future topics, feel free to reach out to us on our social media platforms. We'd love to hear from you. Until next time, this is JD, signing off. Take care, and stay curious.